Alam naman natin yung kwento ni Kyla, no, na ilan ng miscarriages ang dinaanan mo, no? Apat? Apat, oh. So dapat meron ka ng limang anak pala. I'm not sure nga po if we made the right decision actually. Because of that, parang hindi makahinga yung fetus sa loob ng tiyan ko. Feeling ko nga po, hindi ako deserving of a person like him. Why? Ng asawa ko. Gusto kong mag-give up. Ayokong gumalaw. Ayokong lumabas. Ayokong may kausap. Ayokong ng tao. Ayokong magtrabaho. Wala akong gana. Mahirap po yung feeling na nawawala. Tapos bigla na lang, parang binigay sa'yo, tapos kinuha ulit. Tapos you have to go through that over and over. Yung something that's been parang taken away from you so easily. At kasama po natin ngayon ang aking kaibigan at ang tinaguri ang Queen of R&B, Miss Kyla Alvarez. Ay, thank you po. Dati walang apelyido, no? Kyla lang. Opo. Lang po kasi yung apelyido ko. Ha? Lang. Joke. Kyla. Kyla lang. Kyla. Alam ko, kalumpad. Opo, yung ano, major name. Opo. Alam mo, may nagtanong sa akin, sa mo raw nakukuha yung boses mo na kahit yung ibang mga singers daw hindi kaya? Totoo po ba? Oo, yung umaalon-alon, gumaganong-ganon yung boses. Ay, yung mga kulot-kulot po. Oo. Naaral ko na lang po yun po. Naaral. Kasi nung bata po, mahilig akong makinig ng mga African-American na singers. Tapos yun po, uso pa dati, naka-headset. Talagang nakakatulog ako na pinapakinggan ko yung mga kanta nila. Tapos di mo pagbata ka, mabilis kang maka-adapt. So nagaya ko na sila. First ka ba sa Bulilit category na nanalo sa Tanghalan ng Kampiyon? Hindi naman po. Ang host pa that time ay? Si Tita Pelita. Tsaka si Tito Bert Tawa Marcelo. Ang tawag po sa akin nun, medyas. Bakit? Kasi parati po ako naka-medyas na mahaba. Tapos naka-suit ako, naka-shorts. Yung outfit ko all the time. Ilan taon ka that time? Nung first time ako nung sumali, 10 years old. Tapos natalo ko. Pumiyok ako, yung mga ganun. Oh. Natalo ko na ilang beses. Tapos siguro yung mga pang 6 na join ko, din ako na parang nagkaroon ng chance na maging champion, ganyan. Hindi ka lang unang beses. Talaga natalo ka pa doon. Sunod-sunod po. So 5 times ako natalo. Tapos first place, third place, second place, puro ganun. Kasi nung una pong nalaman ng mommy tsaka ng daddy ko na kumakanta ako, sinalang nila ako agad. So yung first na kanta ko, pinakanta ni, alam niyo pa yung mga salingkit sa mga fiesta? Yung parang intermission, yung ganyan. Pinakanta ako doon, nanginginig yung buong katawan ko simula sa paa hanggang sa dulo ng buhok ko. Hindi ko alam kung paano ko pipigilan yung kaba. Yung nanginginig po talaga. Tapos yung panga mo, pigilan mo, lilipat sa kamay. Yung mga ganon sa naranasan ko. Natatalo ako. Tapos sinasabi na lang nila, hindi ka kasali. Salingkit ka lang. And then, sabi ng mami, anak, huwag ka na dyan sumali. Mag-audition ka na sa Tanghalan ng Kampiyon. Tapos on my 10th birthday, nakapasa ako. Tapos sinalang agad. Kaso po, fiesta sa may Tondo nun. Di ako po sa Tondo, pag may fiesta, may mga parada. Nanood ako the night before the contest, minalat po ako, nahamugan. Tapos pumiyok ako ng grabe. Natalo ako, iyak ako na iyak, di ko matanggap. Natalo ako, ganyan. Tapos sumali ako ulit. Talo pa rin ng talo, iyak ako ng iyak. Hanggang sa sabi ng mami, anak, malapit ka na mag-12. Next year, 12 ka na, hindi ka na pwedeng sumali. Ganyan, sumali tayo ulit. Tapos din na po ako na nag-champion. Bali, ang parents mo, yung talaga nagtutulak sa'yo. Sino ko yung nagpupush sa akin? Actually, nung una po, hindi ko siya gusto. Ayoko pong kumanta. Parang gusto ko lang na maglaro, gusto ko lang sa school lang ako, ganun. Mm-mm. Parang hindi ko pa alam talaga kung ano yung gusto ko in life. So parang ngayon naiisip ko na ina-apply ko actually sa anak ko na rin ngayon. Na parang kasi pag bata ka, hindi mo pa naman talaga alam kung ano yung gusto mo. Mm-hmm. So parang kailangan natin yung push ng parents. Na parang pag nakita nila na may talent, in-nurture nila, and then si support nila, ipupush nila, ganyan. Thankful ako na ganyan. So anong pagkakaiba nung ikaw bilang anak na pinupush ng parents? Na ngayon ay nanay ka na at pinupush mo yung anak mo. May pagkakaiba ba? Opo, may pagkakaiba.
yung ano kasi, as much as possible, wini-wish ko na sana kumanta din siya. Kaso ayaw niya eh. Ayaw niyang kumanta. Gusto niya yung music, pero gusto niya maging athlete like his dad. So, hinahayaan ko na po si Rich. Baka iba po kasi lalaki. Kayo ni Rich Alvarez, na isang PBA player, na ngayon ay coach na rin ba? Coach na po. Oh, alam mo na, ano, come across ko yung inyong kwento ng pag-iibigan. Ano? Ang cute. Nagsimula pala yan. Ano to? Fan ba si Rich Mikaela? Parang po. Kasi napanood niya ako sa nag-front act ako kay Alicia Keys. Tapos doon niya ako first time na napanood. Tapos parang kinakwento lang ng mommy, ng mom-in-law ko na parang sabi niya, oh, parang yan, nanonood niya na siya ng SOP. Biglang nanonood every Sunday. Tapos nire-record niya yung performance ko lang. Wow! Tapos afternoon, I think nanood siya ng concert ko. Nagkaroon ako ng major concert po sa Araneta. Ganyan, tapos nanood sila. Pero hindi ko pa siya namimit. Hindi ka pa aware ng kanyang existence. Hindi ko pa alam na nag-exist siya in this world. Tapos? Ayun. And then, nanood pa ulit siya ng concert a few more with his friends. And then, I think, nung concert ni Ate Regine, nandun siya, nanood siya. Doon ko siya na-meet. Parang a few months after. So, paano siya nakalapit sa'yo? May kakilala siya na pinapasok siya sa backstage. Oh. Tapos, nagpapirma siya sa akin ng tatlong CD. Ganyan. Oh. Tapos, nagpapirma siya. Tapos, nagpa-picture siya sa akin. Alala ko pa, umakit pa ako doon sa... Di ba po sa Araneta, yung sa may dugout. Merong mga bench doon. Umakit pa ako doon para same height kami. Sa picture taking. Oh, tapos. Ganun po. Tapos, parang una, syempre, hindi ko pinapahalata na kinikilig ako. Kasi before that, parang na-research ko na po siya. Mm-hmm. Na-research ko, sino ba itong si Rich Alvarez? Ah, player siya, ganyan-ganyan. So, ah, cute. Tapos nakita ko siya, ah, ang bait niya. Kasi hindi po siya yung usual na parang paglaki ng Amerika, di ba? Parang medyo may angas, ganoon. Tapos, iniisip ko kasi, in general, pag basketball player, parang mayabang, mukhang babaero. Eh siya, sobrang total opposite. Sobrang bait, sobrang mahiyain. Tapos, parang ang cute for me. Tapos, hindi ko pinapahalata na kinikilig ako. So, parang medyo dead ma ako ng konti, ganyan. After nun, nagte-text na siya sa akin. Siya, dahil binigay mo yung number mo? Hindi ko po binigay yung number ko. Hiningi niya from somebody. Hindi ko po ang tatanong ko kung kanina niya nakuha yung number tapos. Ko. Tapos yun, nag-message na siya, ganyan. Tapos, I think Christmas time, one time, ang haba kasi ng nilakbay nung journey namin. So, ang haba ng pagitan, mga months and months. Christmas time, parang a year after, sabi niya, can I go to your house? I just want to give you a gift. Christmas Eve. Pero hindi pa ito nanliligaw? Yeah. Nagpaparamdam pa lang? Nagpaparamdam pa lang po siya. Okay. Tapos? Tapos yun, binigay niya yung gift. Ah, pumayag ka na pumunta siya sa bahay. Tapos, first time na yung parents ko na parang hindi nila sinusupladahan yung guy. Kasi usually ayaw nila eh. Pagka ayaw nila yung guy, kung ano-ano yung sinasabi nila, yung binibigyan na ng mga names, yung mga nakakatawang pangalan. Para hindi ko magustuhan, para ma-discourage ako, ganun. Hindi sila supportive. Kay Rich, parang ano sila, accommodating, very nice, supportive, okay lang. Sige, papuntahin mo dito sa bahay. Ganyan. Dati po kasi yung mami ko, nag-ano ng labada sa harapan nung bisita ko eh. Huh? Alam niyo ba? Kasi ang tagal-tagal na niya, sabi, parang gusto niyang pauwiin, hindi niya masabi. Parang, ano yun, yung deal po yung nasa basket, yung mga lalabhan pa lang. Pinapakita daming na. Damit, ginanin sa harapan, tapos doon siya nagtupi. Sa harap namin, kasi parang i-express niya yung hindi siya happy na parang gusto niyang pauwiin. Hindi siya welcome, ganun, in short. Dahil ikaw din that time, yung mga nanliligaw pa sa'yo noon o yung pumuporma sa'yo, hindi mo rin gusto. Gusto mo lang silang makilala, ganun. Parang gusto ko lang malaman yung feeling, ano ba yung feeling ng nililigawan. Kasi hindi po ako ligawin eh. Very late bloomer ako. Uh-oh. Kasi nung nagka-boyfriend ako, 25 na ako eh. Naging kami ni Rich. Hindi ko pa nga alam na boyfriend ko na siya nung time na yun eh. Uh-oh. Kasi tinanong niya lang ako, sabi niya, so, are we cool? Tapos sabi ko, of course we're cool. Yung pala kami na. Yun lang yung tanong niya sa akin. Ah, ganun pala yung tanong. Kasi sa akin, very direct ako. Parang, can you be my girlfriend? Mga ganun. Ganun yung tanong na ini-exit ko. Hindi pala ganun yung tanungan. Mali. So, when you felt that, na, yung nanay tatay ko, parang boto sila rito. Tinanong mo sila, yung parents mo. Oh, bakit hindi, wala? Hindi ko na po tinanong kasi baka magbago pa sila ng isip.
parang meron kang na ano na sabi na dapat mangingibang bansa kayo pero ayaw kayong payagan ng parents mo. Ah, opo. So, parang siguro after mga 7 years na kaming mag-boyfriend, nag-propose na siya actually sa akin. Engaged na po kami noon. Tapos, kasi ako po, hindi po ako allowed na sumama ng kunyari out of town or out of the country na ako lang. Kailangan kasama ko mommy or daddy. Ganun po kasi. So, hindi ako napag-iisa. Tapos, parang January kami na-engage. April, nagpakasal kami kasi gusto namin mag-Singapore. Eh, hindi nga po ako papayagan. Dahil yun ang hiling ng parents mo. Opo. Na dapat magpakasal muna kayo para may karapatan na siya sa'yo. Opo, ganun. Tapos yun, nagpakasal kami secretly. Kayo lang nakakaalam o alam ng parents? Kalam po ng parents namin. Okay. With approval. Tapos after no, nag-Singapore na kami. Ganyan. Tapos November, kinasal na kami sa church. Uh-oh. Tapos, nagbuntis ka. Hindi nga po ako nabuntis agad. Parang si May pa po ako nabuntis. May the following year. So, nag-travel-travel muna kami. In-enjoy niyo muna isa't isa. Opo. Si Toby na yon. Si Toby na po yun. So, nung lumabas si Toby, di ka makapaniwala, mayroon ka lang pala. Grabe, iba po yung pakiramdam. Oh. Parang hindi ko po alam kung saan nanggagaling yung lakas ng mga nanay. Kasi di ba po pag bagong panganak ka, wala kang tulog, pagod na pagod ka. Pero yung energy, meron. With 2 hours of sleep or minsan nga 1 hour lang tapos parang ano pa, nakaw pa yung tulog mo. Tulog siya sa sabayan mo. Pero may energy ka na nagla-last the whole day. Eh wala pa kami yaya noon. As in ako lang. Tapos yung time pa na yun, feeling ko nga nagdaan ako sa ano eh, postpartum depression. Feeling ko, pinagdaanan ko yun. Kasi umiiyak ako nung walang dahilan. Kasi nung bagong panganak ako, si Rich noon, parati siyang nasa practice or may games. Iwan ako mag-isa sa bahay with my newborn. So, medyo na-overwhelm ako sa experience na yung hirap palaga. Hindi ko alam yung gagawin ko pag umiyak siya. Kaya hindi ko alam kung bakit siya umiiyak. Pinadede ko na. Okay naman yung diaper niya, pero umiiyak siya. Tinignan ko na may insekto ba? Yung mga ganon. Baka kinakagat ng langga. Yung mga ganon. Bakit siya umiiyak? Yung ganon. Managpapanik ka. Although yung in-laws ko na naman sila, pinapadala nila ako ng food, pag-lunch na, or dinner. So, they were there to help. Pero like yung breastfeeding and putting the baby to sleep, ganyan. Naging OA kang nanay nung araw? Actually, hanggang ngayon po, sobrang OA ako. Feeling ko lang na OA yan na sila sa akin. Kasi parang, anak, basa na naman yung likod. Ako po yung tipong nanay na hahabulin siya para lagyan ng lampin yung likod niya. Ako po yun. Ako po yung nanay na yun. Na parang, hahabulin siya. O kaya ako yung, gutom ka na ba? Anong gusto mo? Ako po yun. I'm okay, mommy. Don't worry. Ganyan siya. Sa vitamins. Oo. Alam naman natin yung kwento ni Kyla, no, na ilan ng miscarriages ang dinaanan mo, no? Apat? Apat, to. So, dapat meron ka ng 5 anak. Alaw. I'm not sure nga po if we made the right decision. Actually, naisip ko, dapat ka ba i-regret na nag-wait kami too long, na sundan si Toby. Kasi parang 2013 when Toby was born, tapos parang mga 2017, naisip na namin na sundan na siya. And then nag-try kami, nag-try 2018, nabuntas na ako. Tapos parang nag-miscarry ako. Actually, that year, 2018, twice ako nag-miscarry. So, I started the year with a miscarriage and I ended the year with another miscarriage. Medyo heartbreaking po yun. Kasi sobrang gustong-gusto namin yung sundan si Toby talaga. Tsaka gusto niya ng kapatid talaga. As in, nag-request siya ng gusto niya ng brother. Pero 4 na ano na miscarriages ito. Oy, bakit nagtagumpay kay Toby? Hindi ko rin nga po alam eh. Kaya nga po sabi ng mommy ko, baka anak, kasi nag-therapy po ako. So I did yung mga LIT treatment, taganan ako for a year and a half, ganyan. Pero kasi yung pandemic din po eh, malaking factor yung pandemic na nahirapan din kami na sundan siya agad. Kasi parang nag-lapse eh. So tinatreat ako for like a year. Tapos biglang nag-pandemic. So parang yung treatment, nag-lapse na siya. Tapos natakot na kaming sundan kasi takot din po akong pumunta ng hospital, lumabas, ganyan. Lumabas at the height of pandemic. So parang hindi na effective yung treatment na ginawa ko. Tapos nabuntas na naman ako for the 3rd time. And then nagpa-treatment ako ulit and then for the 4th time. Akala namin yun na. Tapos hindi pa rin. Hindi pa rin siya nang buo. Itong mga panahon na ito na nagkakaroon ka ng miscarriage, I'm sure devastated din naman si Rich sa nangyayari. Paano niya pinalalakas loob?
Actually, he's been very supportive. Feeling ko nga po, ano eh, hindi ako deserving of a person like him. Why? Na, ng asawa ko. Kasi napakabuti niya. Sobrang buti niyang tao talaga. Tapos yung anak ko din, gano'n, napaka-sweet. Parang nung pagbuntis ako, wala akong ginagawa at all. As in, lahat gagawin nila for me. Kahit na yung maghawak lang ng bottled water, ayaw nila akong pahawakan. Paper bag, ayaw nila. As in, kulang na lang buhatin nila ako. Ganun po sila. Parang worthy of everything good the world has to offer. Ganun yung pagtrato nila sa akin. Especially nung asawa ko. Ayun, Mahirap po yung feeling na nawawalan ng something that you've prayed for and hoped for and you wanted. Tapos bigla na lang, parang binigay sa'yo, tapos kinuha ulit. Tapos you have to go through that over and over. Like, I had to go through that. Siyempre, as a mom, I want, parang gusto ko ipakita sa anak ko na parang pag nag-fail ka, you don't give up when you fail. So, I wanted to be a role model for my son na kung mag-fail ka, you can always try again. So, I tried, pero parang feeling ko as a mom, parang I'm failing so miserably na bigyan siya ng kapatid. So, nagsastruggle ako yung heart ko. It's so hard to be strong for them and especially for my son. Kasi deep inside, parang yung puso mo, parang durog. Kasi di ba po, takot. Kaya feeling ko, takot ako na mawala ng mahal sa buhay. Kasi parang alam ko yung feeling na mawawala ng yung something that's been parang taken away from you so easily. Minsan ba tinanong mo yung Diyos, bakit ganito, Lord? Kasi gustong-gusto ko talaga ng madaming anak. Oh. Mahilig po ako sa bata eh. Gusto ko pa yung nagbibigay ng pagmamahal, lalo-lalo sa anak. Feeling ko kasi I have so much to give. So, nung tinanong mo si Lord na, bakit ito nangyari, Lord? Eh, may kapasidad naman kami na humawak or bumuhay ng mga bata. Ba't hindi sa amin binibigay? May sagot ka bang nakuha? Wala po eh. Parang iba yung direction na napuntahan namin eh. Na even though we tried so much, we did everything, nag-treatment kami and all that, we went to the doctors, ganyan. Hindi pa rin eh. Parang feeling ko kasi baka he has other plans for me. And naniniwala naman ako na lahat ng gusto ni Lord ay maganda para sa atin. So parang feeling ko yun na lang din yung nagbibigay sa akin ng peace of mind na hindi niya kami ilalagay sa isang position na alam niya na hindi ka bubuti at hindi namin kakayanin namin. Yeah. So, kailan mo natanggap? Actually, I'm not sure kung tanggap ko na po siya talaga. In my heart, naglo-long pa rin ako for another kid. Gusto ko pa rin na mabigyan ng kapatid talaga si Tim. Pero kasi sabi ko, kung gusto talaga ni Lord na i-bless kami with another baby, feeling ko kahit walang treatment, ibibigay niya yun. Kasi with Toby, okay naman, wala naman naging problema eh. As in, nag-work ako hanggang 8 months, ganyan. Kumakanta ako, bumibirit ako, 8 months saan, laki-laki ng tiyan ko. I don't have any problems. Baka may ibang plans din si Lord. Kung ano man yung plans niya for us, hindi ko pa po alam kung ano ba yun. So, ang nagpapalakas ng loob sa'yo, yung mag-ama mo? Mag-ama. Tsaka si Lord, and feeling ko yung struggle namin, yung pinagdaanan namin na nawawalan kami ng baby. Talagang na-build din yung faith namin mag-asawa kay Lord. Although sometimes, it's so hard to realize yung mga blessings that you have. Lalong-lalo na kapag nasa kalagitnaan ka ng pagsubok. Di ba po ang hirap makita ng mga blessings? Mm-mm. Kailangan intentionally, you have to look into what you have. The blessings that you have. Mm-mm. So you can move forward. Kaya nakamove forward din ako eh. Kasi nakita ko, okay, God has already placed people in my life to love. Nandiyan yung asawa ko, nandiyan yung anak ko, yung mga magulang ko, kapatid ko, nandiyan sila. Bakit ako magre-reklamo? Parang, this is already a blessing. Na parang kung magkakaroon man kami ulit ng isa pang anak, bonus na lang yun. Yan, iniisip mo ngayon, Kyla. Okay. Pero pag nag-iisa ka na, naaalala mo pa rin yun. Apat na angels ko. O pag umuulan po. Ah, talaga? Feeling ko pag narinig ko yung mga patak ng ulan, feeling ko yung mga anak ko naglalaro. Feeling ko naglalaro lang sila, ganyan. Na, oh, nandiyan lang yung mga anak ko. Naririnig ko sila sa mga raindrops, ganyan. Oo.
Bakit yun ang sign mo? Hindi ko rin po alam. Pag umuulan, parang feeling ko yung mga anak ko nandiyan, naglalaro lang sila. Yung mga patak ng ulan sa mga dahon, sa bubong, ganyan, sa sahig. Mm-mm. Parang feeling ko footsteps nila yon, tumatakbo sila, ganyan. May time po na napapanaginipan ko parati na nanganak ako. Tapos hanggang ngayon nga po Tapos may time pa na parang hinahatid ko yung anak ko sa school. Tapos magigising ako, umiyaw kasi hindi ko nakita yung face. Niya ko kasi, syempre parang feeling ko, I would always wonder kung ano ba yung itsura ng mga anak ko kung pinanganak sila. Ganon. So parang minsan sabi ko, sana nakita ko yung mukha ng anak ko, ganyan. Kahit sa panaginip ko, feeling ko babae. Kasi isa ko anak, pinangalan ko siya si Millie. Tapos bakit iba, si Millie? Kasi si Toby po yung nagpangalan. Sabi niya, oh, that's my sister, her name is Millie, ganyan. Hoping ka pa rin na isang araw bibigyan na lang ni Lord yun. Actually, hindi na nga lang po ako nag-expect. Para kung mangyari man siya. Surprise na siya. Para, masaya. Kasi ang sakit po nung nababawi. Totoo. Na blessing. Sobrang blessed ako. Every time na nag-miscarry ako, gusto kong mag-give up. Ayokong gumalaw. Ayokong lumabas. Ayokong may kausap. Ah, talaga? Ayokong ng tao. Ayokong trabaho. Wala akong gana. Every time. Tapos parang kailangan ako sabihin ng asawa ko, you cannot show your son that you're giving up. You have to be strong. Kasi you're the role model. You have to show him na you don't give up when you fail. So that's why I have to stand up and start working. And then eventually, I get used to it and it's parang natatabunan na. Masyado akong maraming fears. Kasi nga po, diba, alam ko yung feeling ng nawawalan. So parang masyado ko silang pinoprotect. Sila talaga yung priority ko. As much as I can, I want to give them all my love. And ano, pagka, if I have to choose between anything, I would always choose them. Sila. Yeah. Ako feeling ko, bibigyan ka pa ulit. O balik. Sana. Kasi pag nakakita ako ng ano, yung mga bagong panganak, hindi ko alam yung ma-feel ko. Kasi, like especially kung friend ko, parang, like, I'm so happy for them, ganyan. I'm happy for you, but I feel so bad for myself. Kasi, I'm struggling so much to have another child. So, parang yung feeling ko na parang, ang hirap maging masaya for you kasi nalulungkot ako for myself. Mm-mm. Saan ka humuhugot ng lakas? Bukod sa katotohanan, andyan yung mag-ama mo. Dasal po. Puro dasal lang talaga. Parati ko na lang siyang kinukwento sa asawa ko hanggang sa masanay ako, hanggang sa wala na ako maramdaman. Basta, I like talking about it until the time comes na okay na talaga ako. Na ma-accept ko na siya talaga. Naniniwala ka ba na hindi lahat ibinibigay ng Panginoon sa isang tao? Opo, naniniwala po ako na pagka may pinagdarasal tayo, kung hindi man ibigay, hindi ibig sabihin hindi para sa'yo. Kung baka hindi na ibigay agad kasi gusto pa niyang mabuild yung faith mo. Sa totoo lang, nag-surrender na lang ako sa kanya. Parang sinabi ko lang na parang, Lord, I surrender all my hurt to you. Ayoko na maramdaman yung hurt. Kunin mo na yun. Kung ano yung plan mo, I desire your will for me. Kasi alam ko naman na yung will mo for me is the best plan for me. Ano ang maipapayo mo dun sa mga struggling to be a mom? Because pinagdadaanan din yung dinadaanan. Don't give up if you fail. You can always try again and have faith kay Lord. And syempre, do the best that you can. Go to the doctors na mga kailangan niyong puntahan. Just surrender everything to God. Kasi kapag will niya, and if it's for you, He will give it to you na hindi ka nahihirapan at all. Yung sa mga mister, ano maipapayo mo? Para sa mga mistake, sige, magbabase na lang ako sa ginawa ng asawa ko. Parang siguro mahirap kasi i-explain ko ano yung naramdaman ng isang nanay na nawalan eh. Unless na-experience mo yun, you can never understand. So parang siguro sa mga mistake, try to be more understanding. Sa wife nyo, kung umiyak sila, siguro just be there for them and pray for them. And pray for yourself also kasi you need to be strong for your wife. Kasi yung wife nyo, sa inyo kukuha ng lakas din. Hanggang kailan aasa? Hanggang kailan magdurusa? Hanggang kailan? Hanggang kailan?
Tanggap ko ako'y muling masasaktan. Pagdurusa sa piling mo'y pagdaraanan. Ang tanging tanong ko lang, hanggang kailan? Batid kong hanggang dito na lang. Kaya pipilitin ikay talikuran, ikay aking lilimutin.